Usap-usapan ngayon sa social media sila Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Ito ay matapos ang sweetness na nakikita sa kanilang dalawa ng mga fans itong mga nagdaang araw. Matatandaan kasi na ginimbal ng Katniel ang social media matapos ang kanilang announcement ng kanilang breakup. Nariyan din ang ilang balita patungkol kay Daniel Padilla sa ginawang pagluloko nito kay Catherine, at the same time ay ang matigas na puso ni Catherine dahil di umano sa patuloy na pagpunta ni Daniel Padilla sa kanya, subalit ine-ignore lamang siya ni Catherine. Matatanda ang tinapos ni Catherine ang kanyang mensahe sa mga fans sa pamamagitan ng pagsabi na tinapos nilang dalawa ni Daniel ang kanilang relationship ng may respeto. Subalit hindi ito pinapakinggan ng mga fans or tila ayaw itong pakinggan ng mga fans dahil sobra silang nasasaktan for Catherine Bernardo dahil sa mga panluloko ni Daniel Padilla na kumakalat sa social media. Subalit ngayon nga ay tila pinapatunayan ni Daniel Padilla and Catherine Bernardo na tinapos nila ang kanilang relationship ng mayroong respeto sa isa't isa. Makikita kasi ang sweetness ng dalawa sa mga pictures and the videos ngayon na kumakalat sa social media. Unlike dito sa mga nakaraan nating pinapanood na talagang walang pansinan ang dalawa, na talagang nag-iiwasan ang dalawa. Pero ngayon, puro sweetness ang mga nakikita ng fans. Kaya ayon sa iba, ay baka nagkabalikan na si Catherine and si Daniel Padilla. Napaka-attentive kasi ni Daniel kay Catherine. Nag-uusap silang dalawa, pinapakilig, inaalalayan, at meron pang video na kung saan ay nilagyan pa niya ito ng quote para hindi lamigin si Catherine Bernardo. Subalit hindi rin natin dapat isang tabi na maaaring nililigawan lang muli ni Daniel Padilla ito si Catherine Bernardo. Dahil yun naman po ang balita sa social media na talagang sinusuyo muli ni Daniel Padilla si Catherine. Pero at least ang puso ng mga Katniel fans, masaya, di ba? Masaya na nakikita nila na close at maganda ang samahan ni Catherine and Daniel kahit pa ang balita po'y hiwalay na silang dalawa. Kaysa naman, di ba, sa maging toxic po ang dalawa rin kagaya ng mga nababalitaan natin sa nahiwala yan sa social media. May parinigan, may iwasan, at kung ano-ano pa, meron pang nadadawit kung sino at parinigan. Parang ang gulo kasi ng ganon. At least dito tahimik, mapayapa, walang away, and nakikita po natin na maganda yung relationship nila anuman sa trabaho man po yan or in real life kung nagkabalikan man nga silang dalawa. Wala naman kasing masama kung magkabalikan silang dalawa. At the end of the day, sila po yan. Alam ni Catherine, kung ramdam naman siguro ni Catherine yan, kung sincere itong si Daniel Padilla. And yung tunay na issue, guys. Ang tunay na issue ay silang dalawa ang nakakaalam. At hindi po yung mga marites lang sa social media na nakikisawsaw sa mga balita. And wala naman po tayo nakikitang kumpirmasyon at naririnig na kumpirmasyon kina Catherine and Daniel na totoo yung rumors na mayroon pong something si Daniel and si Andrea Brillantes or nagloko ito sa iba pang mga babae. Kasi kung sobra-sobra po talaga na nasaktan itong si Catherine sa panloloko, I don't think na magiging ganito pa rin yung kanilang samahan even sa trabaho. Kasi magkakaroon ng awkwardness eh, pero kita naman po natin dito na ine-entertain din naman ni Catherine Bernardo ang pag-alalay sa kanya ni Daniel Padilla. Yun nga lang ang big difference po talaga para po sa mga Catniel fans, wala nang holding hands. So kita naman po natin kung inaalalayan man ni Daniel Padilla si Catherine ay sa braso, sa likod, sa bewang, pero wala nang holding hands. Kumbaga si Daniel ay nagpapaka-gentleman, kagaya ng pagsuot niya ng coat dito kay Catherine para hindi siya malamigan. And si Catherine naman open sa muling panliligaw ni Daniel hanggang sa i-prove niya ulit yung kanyang sarili na worth it
na siya'y balikan ni Catherine Bernardo or balikan siya ni Catherine. Ito pa lang naman yung unang breakup na nabalitaan po natin sa Katniel. And wala naman silang nabanggit na ang relationship nila ay on and off. So, deserve naman siguro I think ha, sa parte po ni Catherine Bernardo ay naisip niya na deserve naman bigyan ng second chance. But itong second chance ay pagtrabahuhan ni Daniel. And maybe yun yung mga nangyayari ngayon. Kasi kung tunay na nagkabalikan, ang opinion lang po natin dito kung talaga nagkabalikan si Daniel at si Catherine, may holding hands po yan. Kagaya noon. Pero ngayon wala eh. Parang very professional lang talaga sa kanilang ginagawa. And open lang si Catherine na i-entertain ang panliligaw ulit ni Daniel sa kanya. So, sabi ko nga, kung ano man po ang issue, naging problema, ay silang dalawa yung nakakaalam na mas higit. And alam ni Catherine, nasa tamang edad naman na si Catherine, so alam naman siguro niya ang kung ano po ang sasapitin na kanilang relationship, kung ipagpapatuloy po niya kung ganun talaga katoxic ang ugali nito si Daniel Padilla. About naman sa pangbabatikos kay Daniel, may nabasa ako noon na post na kung saan sinabi nga ni Daniel noon na di baling siya na lang ang masaktan, siya na lang ang i-bash, wag lang itong si Catherine Bernardo, wag lang daw masaktan si Catherine yon, wag lang masaktan si Catherine. Pero yun nga matunog na pinag-uusapan na nagkabalikan, Daniel Padilla usap-usapan matapos tanggalin ang breakup statement sa Instagram. So, pwedeng nakakakita rin lang ng chance itong si Daniel. And pwedeng ano, ito po ay pahiwatig din sa mga fans. Ngayon, ang tanong ba, kung magkakabalikan si Catherine at si Daniel, ay open pa rin ba kayo na suportahan ang Katniel? Kayo ba ay handa na patawarin din si Daniel Padilla? Kasi minsan ang mga fans ay sila yung mas G na G at hindi po makalimot. And kung magkakabalikan man sila, hindi ba kayo masyado magiging toxic na kay Daniel Padilla, lalo na kung mapapatunayan na hindi naman pala totoo ang issue? Kasi di ba talagang ang dami pong nambatikos dito kay Daniel Padilla. Samantala, marami naman ang siyang tuwan-tuwa at pinupuri si Catherine Bernardo bilang solo artist. Kasi parang nakawala na po siya ngayon sa love team ng Catniel. It's time to shine para naman buhatin ang sarili lang. And kitang-kita naman po natin na talagang may pinatunayan na nga and may mas papatunayan pa itong si Catherine pagdating sa pagiging solo artist. Na looking forward din ang iba na makita po si Catherine na may iba rin ka-love team or may ibang kapareha para ma-explore po niya ang pagiging artista. Hindi lang nakatali sa isang love team. Kasi mas nag-grow di umano ang isang artista kapag nakalabas siya sa isang box like a love team. So, yun nga yung tinutukoy na bilang solo artist. And ngayon, kitang-kita po talaga yung big difference ng Catherine Bernardo noon sa Catherine Bernardo na nakikita po nating nagpe-perform ngayon on stage. Naalala ko dati talagang ang puro komento lang dito kay Catherine, hindi bagay kasi masyadong maamo ang mukha. Hindi bagay, hindi siya pwedeng 11 up agad-agad. Pero buti na lang din matyaga ang Catniel fans na iniintay no ang glow up din itong si Catherine to be a woman talaga. Yung transition kumbaga. And si Catherine din niyakap niya rin na hindi pa siya ready sa sarili niya. Hindi rin niya pinilit yung sarili niya agad-agad. So, inintay niya rin yung sarili niya at pinakiramdaman. At least, di ba, walang sapilitan at buo ang loob niya. And nakikita po yun ng mga tao ngayon. And ang iba nga, hoping po na makatrabaho ni Catherine ang iba din pong mga artist like si Kim Chu. Sana magkaroon daw po ng collaboration between them. At iba pa nga magagaling at mahuhusay na artista na sila po ay magsasama-sama sa isang mabigat-bigat na pelikula.
So kayo ba, anong inyong masisay patungkol doon? Pa-comment lang sa mga sa baba. And of course, sa mga bago lang dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more showbiz updates.